Dahil sa usap-usapan sa kanilang barangay at dahil na rin sa bulong-bulungan sa kanilang mga kapitbahay, ay sinundan nga ni Melissa ang kanyang asawa. At magugulat nga siya dahil si Samson at ang kanyang baby maker ay isinasayaw nga ni Samson sa loob ng apartment nito. Tela nagkaroon pa ng moments ang dalawa. Subalit sa sobrang galit nga nitong si Melissa, ay agad gagambalain niya ang kinilang moments na siyang ikagulat ng lahat. Agad na sasabunutan ni Melissa ang naturang baby maker nga nitong. At hindi pa nga nakontento itong si Melissa, agad pa niyang kinaladkad palabas ang babae ni Samson. Nagkagulo na nga sila. Sa gitna ng ulan ay sinasabunutan ni Melissa sa sobrang galit. Dito kasi niya nakumpirma na totoo ang mga usap-usapan sa labas na ang kanyang asawa at itong ang kanyang dating katulong ay meron na palang relasyon. Sa kanilang istorbo ay agad napatawag na nga ng tanod at umawat sa kanila at dinala na nga sila sa barangay dahil nagkaroon na ng iskandalo at marami ng mga taong nakatingin sa kanila. Dito naman ay agad natatawagan ni Samson ang kanyang tiyahin at ipapaalam na nga kailangan siya ng tulong. Kaya naman itong si Lilette ay makapunta doon ng The Oras upang tulungan itong si Samson, alang-alang na rin sa kanyang tita. Agad namang nagpaliwanag itong si Samson na mali ang kanyang mga nakikita. Hindi totoo ang kanyang akusasyon na mayroong relasyon silang dalawa. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya maitatanggi dahil kitang-kita sa mga mata ni Melissa kung gaano sila kasweet ng babaeng kinakasama niya. Gustong bagitin nitong tunay na dahilan kung bakit magkasama sila nitong si Samson, ngunit pinipigilan siya nitong si Melissa. Sinabi nito na kaya lamang nagawa niya ang mga bagay na yun sapagkat ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang isang baby maker, kung kaya tulang mali sa kanilang mga nagawa. Ngunit sabi nga nitong si Melissa na lumagpas na sila sa kasunduan. Ang kasunduan, gagamitin lamang ang kanyang bahay pata para magkaroon sila ng baby. Wala sa kanilang kasunduan na mahulog siya sa kanyang asawa. Gulat din si Melissa kung bakit ang kanyang asawang si Samson ay nakakuha agad ng abogado. Siya pa talaga ang may lakas loob na kumuha ng abogado. Sinabi ni Samson na pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili. Yun na nga ang sinabi ni Melissa. Iniisip lamang niya ang kanyang sarili. Hindi niya iniisip ang kanyang pamilya, ang relasyon at ang kanilang pinagsamahan. Kaya naman, naubusan na siya ng pasensya at papatulan na niya itong si Samson. At sinabihan ito na huwag nang umuwi sa kanilang bahay at magkita na lamang sila sa korte. Kang mapapalaban na naman itong si Lilette. Nung una ay ayaw niyang tanggapin sapagkat pinanghihinaan siya ng loob dahil na rin sa mga sinabi nga ni Trixie sa kanya na gagamitin lang umano siya ng mga tao at sa akala niya na hinahangaan talaga siya, subalit kalaunan umano ay matutuklasan din ng mga tao na fake siya at hindi siya karapat-dapat, hindi naman pala talaga siya magaling. Kung kaya't mamawala rin sila at iiwanan din itong si Lilette. Kaya naman sinabihan siya ni Samson na kung makikinig siya sa mga negative na sinasabi nga ng kanyang kapatid at sa mga akusasyon ng iba, ay para na rin siyang sumuko at pinaniniwalaan ang mga sinasabi ng ibang tao. Kaya naman matauhan nga itong si Lilette sa katotohanan. Dito nga ay susubukan niyang tulungan itong si Samson. Ngunit sinabihan niya ito na gagawin lamang niya ang mga bagay na iyon sa isang kondisyon na magsasabi siya ng katotohanan. Pawang katotohanan lamang nang sa ganun alam niya kung paano didepensahan itong si Samson. Sa kabilang banda, ang hindi alam ni Lilette na sa kabilang side ng kanyang asawa naman ay ang abogadong kinuha ay itong ang si Era na kung saan gigil na gigil din at agad-agad tinanggap nang malaman na si Lilette na naman ang kanyang makakatanggali. Balit, isang malaking problema ang kakaharapin ng kampo nga nitong si Lilette dahil matututlasan nga ni Samson at nitong si Era kung saan nawawala ang kasanduan nilang tatlo na itong si Era ay gagawing baby maker. Kung kaya't mahihirapan sila